is the original test result ng DNA test ninyo. Hindi ikaw ang tatay ng pinagbubuntis ni Cristy. Di ba sabi ko sa'yo, magbabiral yung gagawin ko? Dinadala niya yung anak ko. Ayoko may masamang mangyari sa kanya. Kumilos ka na. Dapat sinasamantala natin itong time na to na habang magkaaway pa silang dalawa ni Jordan. Bakit mo kunin ako? Natakot ako na baka mas... Baka masira tayo ulit. Eh, sinabi ko naman sa'yo, natatanggapin ko kahit si Leon ang ama. Jordan, Jordan, please. Please, wag ka naman mag-isip ng ganyan. Please, please, please. You betrayed me. Tre, ikaw to, di ba? Ba't ka nagpaloko? Napanood ko na yung video. Kalat na kalat na siya sa internet. Please, di napahiya na si Jordan. Hindi ako katulad mo ng masamang tao. Mapapatawad ako ng asawa ko. Pinlano mo lahat! Paano gusto mo may audience? Jordan? Isa ka sa mga dahilan kung bakit nagkakaganyan. Jordan, please, wag kang... Bitiwan mo ako! Hindi kita kailangan! Jordan! Jordan? Jordan? Jordan, teka lang! Jordan! Jordan, teka lang! Ayaw na sa'yo ni Jordan. Marumi ka raw kasi na babae. Harapin mo ngayon ang galit ko, Shaira. Ha? Handa ka ba na pagbayaran lahat ng ginawa mo? Huwag mo akong tinatalikuran. Di ba ito ang gusto mo? Di ba gusto mo ng gulo? Gusto mo ng pasabog? Hindi pasasabugin ko yung mukha mo! Sawa ba? Ha? Sawa ba? Ano? Bakit? Bakit? Walang hiya kang babae ka. Trespassing ang ginagawa mo. Umalis ka ngayon din kung hindi ipapakulis kita. Hindi! Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako nakakayanti sa iyong babaeng walang yaka! Ano? Mas masahol ka pa sa buitre na kabang sa amin ni Jordan? Ha? The truth is right here. Umalis ka rin dito, Shaira, bago kayo tayo pakuha sa mga security. Jordan, ikaw na lang ang nagbubulag-bulagan. Pineke ni Cristy ang DNA test result ninyo. Why don't you take a look? Go! Sige, tignan mo. See? Signed by Mr. Glenn Ramirez! Kung ako sa'yo, tuwa naman na si Cristy. Wala nang rason yung pinaglalaban yung mag-asawa. Anak ko yung dinadala niya, kaya nararapat siya sa akin. Tarantado kang hayop ka. Ikaw ang sumira sa aming mag-asawa eh. Hanggang ngayon sinisira mo kami, ayaw mo kaming tigilan. Tanan mo na yan at titigilan ko na yung kaibangan mo ngayon din. Bitawa mo ako, Cristy! Sabi, bitawa mo ako! Yan ang napapagay sa'yo! Di ba? Bumi mo makipaglaban! O maligo ka! Maligo ka! At magpapalaman ka, hindi yan natin ito! Walang yan! Babae ka! Ano pa yan? Hindi niya dapat malaman na dito tayo nagtatago. Hindi dapat malaman ni Cristina magkapatid sila ni Shaira ng tatay mo, lalong magiging delikado ang buhay niya. Ano, usahang hayaan na lang natin yan. Hayaan na lang natin. Magtinga sa Shaira na yan. Cristina! Ano naman yung dumating?
kahit ano. Wala namang magbabago. Buntis si Cristy at ako ang ama. Habang buhay kang magiging bilang ko sa pangit na alaala, kaya huwag mo na siyang ipaglaban. Akin siya. May pinagsamahan kami na hindi ko na magbabago. Balikan. At ikaw, paulit-ulit kanyang iiwanan, kakalimutan at itatapon na parang basura dahil yun ka! Batula ka! Tama na! Butis ka! Nag-iisip ka ba? Tama na! Hindi ka lang sinungaling, no? Ilusyonada ka pa! Hindi na! Ang sinasabi mo, ikaw ang basura ngayon sa paningin ni Jordan. Kaya nga! Tama na! Kaya nga niya iniwan eh, di ba? Ayaw niya na sa'yo! Tapos na ako sa'yo, Shaira! Tapos na ako! Nasaktan ka ba? Ha? Ano ba nangyari? Salamat. Salamat yung matika. Nahanap ko si Jordan. Baka sakali ako dito siya. Si Cristy dito rin pala pupunta. Kaya nga eh, siguro alam niya na sa akin pa rin uuwi si Jordan. Kaya yan, galit na galit yung bruha. Pero wala kong pakialam. Magdusa siya. Salamat. Ma. Oh, Cristy, ano? Nakita mo ba si Jordan? Nakita ko siya, Ma. Galing siya sa bahay ni Shaira. So, hindi naman kami nagkausap. Sakit-sakit lang, Ma, kasi kay Shaira pa rin siya nagpupunta. Hindi talaga titigil ang babae niya na hanggat hindi niya nakukuha si Jordan sa'yo. Ma, nakakainis na kasi nilabas ko na lahat ng galit ko eh. Sinaktan ko na siya. Pero paulit-ulit pa rin niya akong pinagbabantaan na agawin niya sa akin si Jordan. Nasisirain niya tong pamilya ko. Ano nga ba kung magtagumpay siya? No! No! I won't let her succeed. Ipagtatanggol kita, Cristy. Ipagtatanggol kita, hindi ka pwedeng maapi. Enough. Okay. Sige. Umakyat ka na sa taas, magpahinga ka na, inaantay ka na nito. Eh.
Nasaan ka? Bakit? Alam mo ba, sinugod ako ni Cristy dito? Sinaktan niya ako. O, ano naman ginawa mo, ginantaya mo? Walang hiya ka pala eh. Mas concerned ka pa talaga sa kanya kaysa sa akin? Ang inaalala ko, yung anak ko. Hindi dapat madama yung anak ko. Pwes, kunin mo na siya. Ilayo mo na siya dito. Kumilos ka na. Kinausap ko na si Jordan. Sinabi ko sa kanya na isuko na niya si Cristy sa akin. Siguro naman nakinig na siya sa mga suntok ko. Ano? Sira ulo ka ba? Sinaktan mo si Jordan, lasing yun! Wala akong pakialam. Dapat sa kanya hiyain at iwagsak at ipamukha sa kanya na wala na siyang babalikan kay Cristy. Huwag na huwag mo nang sasaktan ulit si Jordan. Di ba hindi naman siya yung concern mo, si Cristy lang. Kaya ang gawin mo, bantayan mo mabuti yung babaeng yun, dukuti mo siya kung kinakailangan. Basta huwag na huwag mo nang sasayangin yung chance na makuha siya ulit. Pasensya ka na, anak. Kailangan mong pagdaan ang lahat ng ito. Nangangako ko sa'yo. Naayusin namin ito ng daddy mo. Kahit hindi ko alam kung paano. Hindi, bakit? Si Ma'am Carmen po umalis eh. Eh, saan tayo? Naku, ang galit na galit kasi. Ayaw niya po paawat. Gusto niyang sugurin si Shaira. Pati tinuin niya daw po si Shaira. Tapos ayun po, bigla lang po tumawag ng taxi. Hindi, sige, ganito na lang. Melody, pakikuha yung susi ng kotse pati yung bag ko. Nandun sa kwarto. Ay, yes, ma'am, pa po. Ito po. Oh. Sige, ano na lang, pakibantayin mo na lang si... Sorry ha, habang wala ako. May magtumawag, tawagan mo agad ako. May text ha, sabihan mo ako ha. Sige, salamat. Ingat, mama. Babe, hindi ako makapaniwala na naging asawa ng kita. Kagawin ko lahat para mahalin ka kay ni Tori. Ikaw at ikaw lang. Ang tanging Mrs. Maranzal. Natakot ako na baka masira tayo ulit. Eh, sinabi ko naman sa'yo, natatanggapin ko kahit si Leon ang ama. I don't think babalik pa tayo sa dati pagkatapos ang nangyari ngayon. Babe. And I don't think na kaya pa kitang makita o makasama knowing na niloko mo ko. Saan ka ba, Jordan? Answer your phone! Hmm.
Jordan? Pagilan mo na ang anak ko! Walang haya kayong mag-ina. Pwede bang akong tantanan ninyo? Hindi kita tatagtagan! Hindi kita tatagtagan! Alam mo? Ha? Tinsyan ako. Hindi ko dapat ito ginagawa. Pero sa'yo, I will make an exception. Dahil you deserve it. Hindi mo lang sinasaktan ang anak ko, pati ang apo ko, dinadamay mo, maninira ka ng pamilya. Wala kang konsensyo! Wala kang konsensyo! Wala mo ako matandama! Sino naman yung sumugod na yan? Parang nanay ni Nanay Cristy. Hindi ka napapantanan! Hanggat hindi tumatanim sa isip mo na mali ang ginagawa mo! Hindi ko naman siya masisisi. Ganyan talaga mga nanay pag nagagalit. Mas talaga ng topak ng Shira na yan. Daming kaaway. Aalugin ko niya ang utak mo! Aalugin ko niya ang utak mo! Ayaw ko niyan! Ayaw ko sa isip! Pinungkuno na rin ako sa'yo! Matagal na akong nagtitimpi sa'yo, matanda ka. Gusto mo nang basag ulo? Sige, pagbibigyan kita! Sige! Ayaw! Baka lang alam po natin makialam. Hindi. Wag. Baka mas lalong lumala ang sitwasyon. Hindi dapat malaman ni Cristy na dito tayo nagtatago. Ayaw! Sabi, oh. Ng lubat. Tigilan mo na ang ginagawa mo kay Cristy. Sobra ng pinagdadaanan niya. Hindi niya kailangan ng pananakit at pagpapahiya mo sa kanya. Di ba totoo naman na nabuntis naman talaga siya ng ibang lalaki? Hindi niya kasalanan yon. At hindi ko na rin problema yon. Ako, nagmahal lang ako. Bakit masama ba yung paglaban ko si Jordan? Binigyan ka lang ng konting sandali ng pagkakataon. At ngayong nagbalik ang totoong asawa, dapat magkaroon ka ng konting delikadesa. Yun lang! Nakakalimutan ninyo na nagmamahal din ako. May puso din ako, Tita Carmen. Pinakasalan din ako ni Jordan. I invested so much in this relationship. At kung tingin ninyo, mapapasukon ninyo ako dalawa ni Cristy. Nagkakamali kayo. Kaliit talaga ng utak mo, Shira. Wala ka talagang kahihiyan. Mababa pa sa dura ang moralidad mo. Alika, kakalugin ko yung utak mo, ha? Yeah! Ha? Alika dito! Tumigil ka na! Huwag kang nalapit. Hindi ako magdadalawang isip na gamitin sa ito. Cristy? Ngayon, anong ginagawa mo dito? Pupunta sana ako sa inyo para kausapin ka eh. Kaya lang, mukhang naplatan ka. Wala na tayong kailangan pag-usapan pa, Leon. Cristy, hindi naman kita po pwedeng iwan sa kapabayaan na lang dito. Hindi mo ba ako narinig? Wala na tayong kailangan pang pag-usapan, kaya iwanan mo na ako. Pwede, huwag mo akong kausapin, pero hindi kita po pwedeng pabayaan na lang dito at hindi mo ako pwedeng pigilan para tulungan ka at protektahan ka at yung batang yan dahil anak ko din yan. Thank you.
talaga. Sige. Sige, saksakin mo ako. Saksakin mo ako. Total matanda na ako eh. I've lived my life. Pwede na akong mamatay kahit na anong oras. Sige, saksakin mo ako. Pero ikaw, bata ka pa. Pag pinatay mo ako ngayon, ang diretso mo sa kulungan. Kawawa ka naman. Ang ending, si Cristy at si Jordan pa rin. Ha, 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 ha. Go ahead. Saksakin mo ako. Go. Remember this. Don't hurt my daughter again. Alam kong walang kapatawaran ang lahat ng kasamaan na ginawa ko sa'yo. Pero yung mga panahon na nasa kuta ka, yung mga panahon na magkasama tayong dalawa, naging masaya ka naman, hindi ba? Napilitan lang akong makisama sa inyo. Namuhay bilang isa sa inyo. Para maligtas ko yung sarili ko. Para sa anak ko. Para sa asawa ko. Sasabihin mo ba na nabuo yung anak natin dalawa nang dahil lang sa kasamaan? Di ba minahal mo naman ako? Jordan, hindi mo na ba ako mahal? Hindi mo na ba ako mapapatawad? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka na niya kayang tanggapin. Nagawa mo dito, Hyper? Nandito ako para kunin ang asawa ko.